Sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa may pinakamagandang mga tanawin mula sa mga karagatang malaparaiso ang ganda hanggang sa mga kabundukan na dinarayo pa ng mga turista. Sa kabila ng natatagong ganda ng mga lugar na ito, ay nababalot ang ilan rito ng hiwaga at misteryo. Ngayon ay masasaksihan ninyo ang top 5 na lugar sa Pilipinas na delikado para sa mga bakasyonista. Delikado hindi dahil sa mapanganibang lugar, kundi dahil sa mga misteryong bumabalot dito. Sa top 5 ay ang Dominican Hill Retreat House o mas kilala bilang Diplomat Hotel sa Baguio City. Itinayo ang Diplomat Hotel noong 1913 bilang bahay bakasyonan ng mga paring Dominikano. Ito ay ginawang paaralan noong 1915 at noong World War II ay dito nagtago ang ilang mga Pilipino upang hindi mapatay ng mga Hapon. Matapos ang gera, ay muling ipinaayos at itinayo ang lugar at doon ito nakilala bilang Diplomat Hotel. Wala pang 15 taon matapos itong i-convert sa hotel, ay nagsara na rin ito matapos atakin sa puso at mamatay ang tagapangasiwa nito. Ngayon ang Diplomat Hotel ay dinarayo dahil sa mga misteryoso at hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar. Ang hotel na ito ay ang nangunguna sa mga haunted places in the Philippines at isinama rin ng National Geographic sa listahan ng Most Haunted Places in the World. Ayon sa mga bumibisita sa lugar na ito, pagpasok pa lamang ay mararamdaman mo na ang negatibong enerhiya na bumabalot sa lugar. Marami na rin daw ang sinapian ng demonyo sa lugar na ito. Ayon rin sa kwento ng mga tagapagbantay sa lugar, madalas raw may namamataan na isang babae na tila ba madre dito. Marami sa nakakita sa madre na ito ay sinasabing maging sa kanilang pag-alis sa Diplomat Hotel ay tila nasundan sila nito dahil pati sa kanilang panaginip ay nakikita raw nila ito. Mayroon ring ilang ghost hunters ang nagpunta sa hotel at nakapag-record ng mga video kung saan tila ba may nagsasalitang lalaki sa ibang dialekto kahit wala namang ibang tao doon. Kung nag-aalinlangan ka kung totoo nga ang mga misteryosong bumabalot sa Diplomat Hotel, bakit di mo tanungin ang mga tagapagbantay rito? Kung bakit libre kang makakapasok sa hotel? Ngunit wala ro silang magiging pananagutan sa iyo kung anuman ang mangyari sa iyo sa loob. Sa top 4 ay ang isla ng Corridor na matatagpuan sa Cavite at ang tanging paraan upang marating ito ay ang pagsakay sa bangka na magmumula sa bungad ng Manila Bay. Sa Corridor Island, nananatili ang ilang mga sundalo noon upang magsilbing depensa para hindi makapasok ang mga mananakop sa loob ng Maynila. Kapag pumunta nga sa isla, ay matatagpuan ang mga alaala na natira sa mga nagdaang gera. Nasa 10,000 mga sundalo ang namatay dito, at ito raw marahil ang dahilan kung bakit puno ng misteryo ang lugar na ito. Pagdating pa lamang sa isla, ay tatayo na raw ang iyong mga balahibo at mararamdaman na parabang may mga matang nakatingin sa iyo. Ilan nga sa mga bakasyonistang nagpunta rito ay nagsabing may mga pagkakataon na parang may nahagip na anino ang kanilang mga mata, ngunit pagtingin nila ay walang ibang tao sa paligid. Ang ilan naman ay nakakarinig raw ng mga lalaking sumisigaw na tila ba nakikipaglaban. Sa top 3 ay ang Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Ang Fort Santiago ay ang nagsilbing depensa ng Maynila noong panahon ng gera. Kagaya ng Corridor Island, matatagpuan din sa lugar na ito ang mga alaala ng nakaraan. Marami ring mga sundalo ang tinorture at pinatay sa lugar na ito noong World War II. Ayon sa mga nakatira malapit dito, tuwing gabi ay nakakarinig sila ng mga sigaw mula sa mga kulungan sa maliliit na kuweba dito at ang ilan ay
Nakakakita raw ng mga lalaking naglalakad na naka-uniforming pangsundalo. Sa top 2 ay ang Siquijor. Ang maliit na islang ito ay matatagpuan sa Central Visayas at ito raw ay tahanan ng mga mananambal o healers na dinarayo ng mga turistang nais sumangguni sa mga faith healers, nais magpa-therapeutic massage at iba pang mga kakaibang pamamaraan ng pagpapagaling sa karamdaman. Dito rin matatagpuan ang mga gumagawa ng gayuma at mga anting-anting. Kilala rin ang probinsya dahil sa mga mambabarang o mangkukulam sa lugar. Kaya naman ang mga dumarayo dito ay pinag-iingat dahil baka makapitan raw sila ng kulam o ng sumpa. Ayon rin sa mga taga rito, sa simbahan ng Santa Maria ay may makikitang imahe ng isa sa kanilang mga santo na nakadamit ng itim at ito ay may dalang isang bungo at isang nakabaligtad na krus. Ito raw ay si Santa Rita de Siquijor. At ang top 1 ay ang Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Ang Clark Air Base Hospital ay isang abandonadong gusali na matatagpuan sa Angeles, Pampanga. Nagsilbi ito bilang taguan ng mga Amerikano noong panahon ng gera. Ilang beses na ring na-feature ang ospital na ito sa National Geographic at Ghost Hunters series sa Amerika. At kinilala nila ang lugar na ito bilang isa sa most haunted places in the world. Ilan sa mga misteryosong pangyayari sa abandonadong ospital na ito ay nasaksiyan hindi lamang ng mga Pilipino kundi maging ng mga dayuhan. Bigla na lamang raw may magahagis ng bato o di kaya'y ng kahit anong bagay na nakakalat sa sahig ng ospital. May mga pagkakataon rin daw na nananakit ang mga element sa lugar na ito dahil paglabas mo raw sa abandonadong ospital ay makakakita ka ng mga kalmot sa ilang parte ng iyong katawan.